So, ayan, okay na. Ito po yung ginawa natin dito. Ayan. Akala ng iba, madali lang itong gawin. Pero mahirap po to kapag mismong kayo na yung gumagawa. Maski technician nga eh, nahihirapan eh. Yung mga DIYers pa kaya. Walking alone the streets. Okay, magandang araw mga bro. Eto, may gagawin tayo ngayong Devant LED TV 49 inches. Magaling pa to mga bro sa ano, sa ibang bayan. Napanood na naman tayo sa ating channel. Bale, pinacheck na to mga bro sa iba. Dalawang pagawaan yung pinatingin na niya. Di ko na lang sasabihin yung reason kung bakit hindi niya pinagpatuloy na paggawa. Tapos napanood tayo dito at dinala dito kahit na malayo. Ito yung trouble niya mga bro. May ano siya? May power, may backlight. Tapos pag pinasukan ng signal ito is naka ano naman naka may meron siyang sound. Ayan oh. Yan, meron siyang backlight. Okay, buksan natin. Ito nga pala yung kanyang model number mga bro. Yan, 49DL541. O, basic TV lang to mga bro. Ayun, baling ginamit na panel dito. Ayung wala siyang pulang tikon. So, Samsung panel mga bro yung ginamit. Ay, Samsung na panel, parang yung ginagamit lang din ng Sony. Wala pa namang nagalaw dito mga bro. Yan, wala pa namang nagalaw. Okay, bali ang gagawin natin dito. Voltage checking muna tayo. Check natin kung meron siyang mga output doon sa kanyang DC-DC. Check muna natin kung meron siyang 12 volts main supply ng panel. Saka tayo pumunta dito. Papakita ko na lang mga bro yung mga test point dahil napakahirap po yung gumawa ng video. Yung tinatanggal natin yung ating cellphone tapos binabalik. Wala tayong taga video kasi yan yung DC-DC na ano, makapalob na din dyan yung kanyang level shifter or scan driver. Check muna natin yung kanyang mga supply like VON or B1, BON. And then BOFF or BGL. Yung mga supply na yan. Kaya karaniwan dito, yung mga supply ng 3.3, 1.8, okay yung mga yan mga bro. Saka yung kanyang 12 volts. Okay.
kadalasang nawawala dito ng supply ay yung kanyang Vion, BGH, yan, or VON, yung BOF or BOF or BGL, saka yung ano, ABDD. At saka yung HABDD. Yan yung mga kadalasang nawawala pag ganun yung trouble. Ayan, napakita ko na mga bro yung kanyang mga test point. Ayan yung ABDD, 17 volts. Saka magsusukat din tayo ng signal dun sa kanyang clocking signal. Automatic naman na ganito, pag nag-shutdown yung kanyang DC-DC, shutdown na din yung kanyang mga clocking signal. Disclaimer lang mga bro, dun sa mga makakapanood na hindi technician, pag pinapanood nyo yung ating video, parang madali lang, pero ang totoo niyan, mahirap pong gawin. Maski yung mga technician na may mga experience na, o matagal nang may experience, kung hindi niya alam yung kanyang ginagawa sa pag-troubleshoot ng mga ganitong sira, is mahirapan pa. Kaya, dun sa mga DIYers, paalaala lang po. Konting pagkakamali lang po dito sa trouble na ito, pwede nyo pong masira yung LCD panel. Napakamahal po yung LCD panel nito. Kaya kung gusto nyong magawa yung TV nyo, ipa-check nyo na lang, or ipa-tingin nyo na lang, ipagawa nyo na lang dun sa mga technician, experienced technician, dahil hindi po basta-basta yung pag-troubleshoot. And dahil napakita naman na natin mga bro yung mga test point, yung tester na lang yung titingnan nyo. Dito na tayo aabang sa yung pinakita natin kanina, yung Vion or BGH natin, tapos plug in natin. Ayan, ayun, ayun, oh, pumalo lang siya ng 4 point something, tapos nawala na. Sabay-sabay yan, yung kanyang BOF or BGL, wala na din. Pati yung kanyang ABDD, wala din. Ang matitira lang dito, syempre yung 3.3, yung kanyang 1.8, yung kanyang 1.2, ayan yung 1.2, 12 volts, syempre yung 12 volts meron. Pag ganito na lumalabas lang ng bahagya yung voltahe, iba ito doon sa ginawan natin noon ng video na Sony 48, na pag on natin, lumalabas naman yung kanyang 28 volts na voltahe ng Vion, and then negative 11 sa Vion, and then nagpro-protect. Pag ganito na mababang voltahe lang yung lumalabas, diretso na tayo sa clocking signals. Dahil kapag may problema doon sa kanyang or CKB lines. Yung mga nauna nating ginawang video, nag-disable tayo ng protect dito. Ayan, 6936. Nag-disable tayo dito dahil yung nasusukat natin na voltahe doon sa Vion at saka Vof non is normal naman. Kaya kapag normal yung mga voltahe at nagpro-protect, ang first option natin pwedeng sa protect. And pwedeng sa protect. So, ito yung kanyang protect ng IC na to. Pin number 15, 16, 17. Or, pwede din option natin
yung kanyang ito mono R, mono R dito sa right, and then mono L naman dito sa ating left. Okay, pagkita natin, magkalaw lang yung ating yan, yung kanyang mono L. Pwede din yung option na yan pag yung kanyang mga DC-DC ay lumalabas ng normal. Lumalabas naman siya na normal, kaya lang nag-shutdown at dahil nagpro-protect. Pero pag ganito na talagang bagsak yung kanyang mga boltahe dun sa kanyang be on or be off, sigurado ang problema nito ay sa ating mga CKB line. So, baling gagawin natin dito mga bro ay isa-isayin natin mag-cut. So, dito muna yung unahin natin sa ating right side. Isa-isayin kong ika-cut ito mula CKB 1. Oh, ito yung kanyang CKB 1. CKB 1, CKB 2, CKB 3, CKB 4. Tapos, dito naman, CKBB1, CKBB2, CKBB3, and then CKBB4. Tapos, ito, yung kanyang mono R. So, yan, bago natin ikat yan, papakita ko muna sa inyo yung kanyang signal. Pansinin nyo yung ating scope. Ano yan? Pipitik lang yan. Mag-ano din, mag-shutdown din yung kanyang mga clocking signal. Okay, plug in natin. Habang tayo sa signal. Papansin nyo dyan, ano lang, pipitik lang yan. Ayun oh. Nakita ko naman yung kanyang mga waveform. Tapos shutdown din. Okay, subukan pa natin. Okay. Ayun. So meron siyang mga clocking signal. Shutdown nga lang. Okay, yun yung gagawin natin mga bro. Magkakat ako dito sa kanyang right side muna. Eto mga bro, nagkat ako dito sa ating right side, pero hindi siya umubra, kaya binalik ko din. So ayan, medyo nahirapan din ako sa pagbalik nito. Ngayon, lilipat tayo dito sa kabilang side, sa ating left side. So ayan, nakaskas ko na yung mga CKB lines na ikakat natin. So bali, isa-isayin ko na ikat yan. Ito na mga bro yung cutting natin. Bali, kinat natin yung apat na pares. From CKB1 to CKBB4. So, ayun. CKB1 hanggang CKBB4. Nadamay lang yung isa dyan. Lumagpas tayo dahil dumulas yung ating pang-cutting. Kaya binalik natin. Pero hindi pa to tapos. Maglalagay pa ako dito ng resistor na 1K. Para mas matagal yung buhay ng panel natin. So pag pagkukonekan ko na or maglalagay na lang ako ng resistor na nakakonek dun sa lahat ng pin na papasok sa panel, yung mga kinat natin from CKB1 to CKBB4. O bali 8 pin
Tapos i-ground natin yung dulo ng resistor. Ayan, okay na yan mga bro. May ano na. May display na siya. Sigurado okay na din yung mga bultahe na nagsha-shutdown kanina o nawawala dahil napalabas na natin yung picture. Okay mga bro, yan lang, lalagyan ko muna ng resistor dyan. Bali, natagalan din ako dito gawa nang hindi natin nakuha dito sa ating right side. Mahirap magdugtong ito. Ganito talaga kapag ganito talaga kapag hindi natin makuha sa hindi natin makuha sa isang cut lang, sa isang side. Ito, in-experiment ko na to mga bro dahil maraming nagtatanong dito na wala bang paraan dyan para malaman kung nasa left or right. Ito, in-experiment ko na mga bro, ginawa ko dito. Sinubukan kong naghang muna ng supply magkabilaan. Sinubukan ko na yun ang eksperimento para malaman ko kung left or right. Wala, hindi pa rin umubra. Hindi kagaya ng mga China na panel, madali lang yon. Kasi ano yun eh, may dalawang dot kasi yun. Doon ka muna sa pagitan ng dot. Pero ito wala naman eh. Kaya ano talaga to, mas mahirap talaga tong i-cut. Ito na, tapos na nating ilagay yung resistor mga bro. So bali, kinonect natin doon sa CKB1 to CKB4 yung kinat natin na papasok ng panel. Tapos yung mapapansin nyo pala dyan mga bro na may isang nakat dyan, ito may isa pang cut dito. Ano yan, STBP yan. CKBB4. Teka, ang labo ah. CKBB4 yung huli, tapos yung sumunod sa kanya is BOF or BGL. Sumunod naman ay STBP, yan yung kinat ko. Pag nagkakating tayo ng mga ganito, mga clocking or CKB lines, idamay natin palagi yung STBP. So yan yung STBP, sumunod dyan ay BSS, and then VCOM. Ayan, pakita natin. Kinonek natin yung resistor na 1K to ground. Gumamit na ako ng magnet wire kasi nahirapan akong kaninang ihinang yung mismong panang resistor. Tapos okay na yan mga bro. Advantage nung nag-ground or nag-coconnect tayo ng 1K to ground doon sa kinat natin, hindi yan nagkakaguhit, pinipigilan niya na magkaguhit yung screen, yung mga hairlines kumbaga. Kasi ganun yung mga epekto ng cutting natin eh, minsan nagkaka-hairlines. Tapos yung ginagawa naman ng kapatid ko dito, meron siyang ginagawa dito na Hisense 39 inches double image. So yung panel na ginamit dito ay iba dun sa na-upload ko na dati, pero ang ginawa niya dito is same pa rin. Bali, sinabi ko na lang sa kanya yung gagawin niya at siya na yung gumawa dito. So kinat niya yung LC1, LC2 na galing sa
mismong label shifter. Yan. Oh, hirap. Ayan, oh, nag-cut siya dyan sa pagitan ng label shifter at saka yung holes na papasok sa left and right. Tapos nag-connect siya ng resistor na 1K. Nag-series siya ng tigwa 1K. LC1 to LC2. LC1 saka LC2. Yan, may series na 1K. Yung LC1 so yung LC1 kumunik yan sa BGL. Ito yung BGL nya, ayan, LC1 yan, may nakaseries na 1K resistor. And then yung kanyang LC2 kinunik na niya sa ano, kinunik na niya yan sa 12 volts. Ayan o, 12 volts yan LC2. Kung bakit niya kinunik sa 12 volts, kasi nung kinunik niya yan doon sa BGH or yung BGH natin, nung kinunik niya yan is mamaya at maya nagkakaguhit at saka nagdo-double image din. Kahit nung kinunik niya sa ABDD, mga ilang oras ang nakakalipas, ganon. Pero dito sa 12 volts, yan na yung gusto niya. Yan na yung malinis yung kanyang picture. Ayan, may walang... Sige nga itong kanya. Ayan, may wala siyang guhit. Ayan. Okay, balik tayo sa ginagawa natin. So, eto. Iayos lang natin mga bro. So, ito mga bro, i-review lang natin yung ginawa natin dito. So, yung problema nito ay okay, yung backlight, wala siyang display or picture. Nag-shutdown yung kanyang DC-DC. Nawawala yung B-on, B-off, ABDD. Tapos, yung ginawa natin dito ay... Mag-cutting tayo dito sa ating ayan, mag-blur pa yung ating cellphone sa ating right side. Pagka-cutting natin dito, hindi umubra. Kaya lumipat tayo dito sa kabila. So, ayan. Yan yung cutting natin from CKB1 to CKBB4 at saka yung STBP. Nag-okay na siya. Tapos nag-connect na lang tayo ng 1K na resistor to ground. Pinag-connect natin yung mga CKB lines papasok ng ating LCD panel. Kaya naayos na natin tong KB. Okay, final testing na tayo mga bro. Plug in lang natin. Ayun na si Deban. Ayan o. May wala siyang mga guhit sa baba, sa taas, sa mga gilid. Yung reception ko lang ang pangit, kaya snowy siya. Okay, palabasin natin yung, kunin lang natin yung remote. Kunin na lang natin yan. Ayun. Ayan, makikita nyo naman dito kapag meron siyang mga hairlines. Pag pinalabas natin yung kanyang input. Ayan o, yun ang pina siya.
Okay, kung nagustuhan nyo mga bro yung ating video, paki-like naman. Paki-share na din sa iba para makatulong. At saka kung di pa kayo naka-subscribe, pa-subscribe naman dyan. Paki-click na din yung notification bell para ma-update kayo sa mga gagawin pa nating mga video. Okay, hanggang dito na lang mga bro. At isasarado ko na lang. Maraming salamat.